makinig na muna tayo. Sabi ko, gusto ko yung anak ko na mag-aral na ng preschool. No? Kaya naghanap ako na by next year, mag-aaral na siya, naghanap ako ng eskwelahan na fit sa kanya. No, actually, ang bata, we have 7 domains of intelligence. Alam niyo ba, pinakamurang eskwelahan na nakita ko kung magkano? Ha? 10,000. No? Yung 10,000 na yun, afford ko yun. But other parents are not. Di ba? Mas worthy tayo sapagkat yung 10,000 pesos na yan, ibinigay sa atin ng ating pamahalang lungsod ng libre at walang bayad. Pahalang ngayon. Palakpakan po natin ang mga namumuno ng ating pamahalaan. Marapat lang lamang na masalamatan din natin sila sapagkat inilalagay nila sa tama ang buwis na ating ibinabayad sa kanila. Nagbabayad ba tayo ng tax? Alam po ninyo sino yung bumibili dito ng ano? Ng noodles, sardinas. O, yung mga bata, bumibili daw sila. Candy. Bumibili ba kayo mga bata? O, candy. Ha? Soft drinks. Alam nyo, ang lahat ng yan may tax yan. That is why indirectly or all of us are taxpayers. No? At daw, gawa ng pagbili natin, nakakaipon ng revenue, may ginagastos ng ating pamahalaan ang mukha ng ganito ang mahalagang mga programa. Alam po ninyo, maibahagi ko na sa inyo. Sa mga kung sa tingin ko, marami-rami sa mga magulang na narinito, siguro, ang hindi nakaapak ng kolehiyo o hindi na, man lang nakapagtapos ng kolehiyo, di mo ba? And the first step to that ay yung pagtatapos nila ngayon. No? Alam niyo, pamahalaan mo natin eh, meron mong libreng eskwelahan para sa atin. Ako po'y nagtuturo sa Valenzuela Polytechnic College. No? Tinuturo ko ay social science. No? Doon ang tuition fee, wala pang 2,000. 1,800 pesos. No? Sa isang semester. No? 1,800 pesos lamang. Pag napagtapos niyo ang mga anak niyo ngayon, na kaya niyo nga, pilitin niyo makapagtapos ng elementarya. Pagkatapos nun, pilitin niyo makatapos ng high school. Ganyan. Kaya, dapat po magiging hamon sa bawat isang magulang na ang kanilang mga anak niyo makapagtapos. O, mga bata, sino dito sa inyo gusto maging doktor? Gusto maging nurse. Gusto maging engineer. Lahat kayo. Lawyer. A lawyer, abogado, ha? Yan yung laging nagsasabi ng totoo. Mayor, sino gusto maging mayor? Alam po ninyo mga magulang, encourage natin ang ating mga anak na mangarap. No? Kaya yung isang kandidato ng presidente, no? Eh, nangarap daw siya at natupad. Hindi ko na ba mag
kila Daniel. Umuwi po tayo sa pagpapakilala sa mga panauhi na nandito sa ating harapan. Sa pangunguna ni Miss Joy Bernabe, ang ating ECCB Coordinator. Si Mrs. Bernadette Martinez, daycare worker ng Pasbiglas. Ina-acknowledge po namin ang staff ni Pastor Sunny Tigya. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon mga bata. Wow, ang babait nila. Pakisangalan po ng ating mga daycare workers na narito ngayon. Gusto ko po ang batiin ang mga bata magsisipag tapos ngayon ng maligayang pagtatapos. Bagamat ito po ay tinatawag nating pagtatapos, ito po pa lamang ang simula. Simula ng bagong yugto sa buhay ng ating mga anak. So kayong mga bata, lalo pa nating pagibayuhin ang ating pag-aaral at tayo naman mga magulang, suportahan pa rin po natin ang ating mga anak. Dahil ito pa lamang ang simula ng panibagong yugto sa buhay ng ating mga anak. Sa ngalan po ng Early Child Care and Development Office, muli po, maligayang pagtatapos sa mga batang magsisipag tapos ngayon. Si Mary Grace Golong para sa isang pampasigilang bilang.